All right, good morning, good afternoon, good evening. This is Chris once again and welcome to my channel. So kung bago ka lang pala sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And click na rin natin notification bell para updated ka sa aking mga next video. Alright guys, once again, nagbabalik na naman tayo dahil meron akong i-share na bago sa inyo. Share lang ng ating kaibigan. So shout out for Mr. Michael Gain. Okay, sure shout out for you bro. So kasi chinik yung share niya. So ngayon, magkaroon muna tayo ng ano, ng market update guys. Kung kamusta na ba ang kalagayan ng crypto world ngayon, okay? So as you can see dito sa CoinGecko, ito yung ginagamit natin aggregator. So ayan, so mapula siya. So merong ano, merong mga green. Pero syempre, kumbaga yung number one, yung pinaka king of all crypto is down na naman. As you can see guys. So talagang sideways yung price niya. Talagang, so ngayon na-break yung 42. So kaya ngayon yung support ng 42 something, nag 41 and up. So may next support pa yan. Kapag nagtuloy-tuloy yan, so andyan na. So mukhang mananalo yung bear. Okay? Pero as you can see, meron mga nagperperform dito like Binance Coins. Pero syempre dito is naapektuhan din to ng pag-down ng BTC. So sa ngayon, nasa stage pa tayo ng accumulation. Pero bago ko pala makalimutan guys, I'm not a financial advisor. So do your own research. Napaka-importante niyan. Saka syempre, suggest ko kung gusto niyong pumasok dito, kung mag-invest kayo, is invest the money that you can afford to lose. Syempre, napaka-importante niyan guys. Huwag nating i-invest yung talagang hard-earned saka lahatan. Huwag. Kumbaga yan ang pinakano dyan. Kumbaga kung gusto niyong i-try, pwede. Pero at least dito is, kumbaga, ang maganda naman dito, guys, pag nag-invest, nag-start ka sa crypto world, guys, kumbaga talagang high risk, high reward naman talaga siya. Okay? Pero depende syempre sa market. Especially kapag nag-bull run na yung crypto market. Okay? So as you can see, eto yan. So yung Cardano, ayan. Kasi meron niyang ilalabas na may bagong project ngayon yan. So meron silang ilo-launch na project. So kaya gumaganda yung price niyan. Pero for me guys, nasa accumulation stage pa rin tayo. Like Ethereum, ito. Kumbaga ito yung time. Kasi guys, once na nag-breakout to, so kumbaga once na, kumbaga naka-accumulate na lahat, then yun na, dire-diretso na uli ito. So pwede, itong nasa stage tayo ng accumulation guys. Pero syempre guys, pwede pa rin talaga siyang bumaba. Alright? So kung makaka-entry kayo ng maganda-ganda, at the same time, maipit, kalimutan nyo, then for sure naman yan guys, meron talagang bull market to. So makakabawi pa rin kayo. Pero syempre guys, so apply lang natin risk management. Alright? So ito lang yung ano natin. So ngayon, magkakaroon pala ako ng ano, yung pinaka topic natin is yung i-try nating short honest review natin regarding dito sa, let's proceed, stablepool.io. So kung di nyo pa naririnig to, so ito, i-share ko lang sa inyo, stablepool.io. So ito yan. So ilalagay ko yung official link sa baba para at least hindi kayo mapunta sa mga iba't ibang link at maiwasan ng scam dyan. So be very careful tayo regarding dyan. Alright? So ngayon, konting discussion lang natin para hindi tayo magpahaba. Alright? Okay, So DeFi staking, ano ba meron dito sa stablepool guys? Sige, reviewin natin. And magbibigay ako ng honest opinion, alright? So DeFi staking. Staking is a passive income generated by the storage of assets in a cryptocurrency wallet to provide support for operations on the blockchain. The staker receives regular rewards for the services rendered to the network. Stablepool, stablecoin staking is DeFi interchain product. Funds are proxied into DeFi products of the Ethereum and Tron, including Uniswap, JustSwap, etc., or other exchanges. Our algorithm gives us a unique opportunity to give our users such as unprecedented high percent of annual profit. Alright guys, so mostly ang pinaka, based on my understanding kasi syempre nag-stake din ako, so staking is yung, mostly kasi staking is talagang nag-stake ka ng ano mo, ng asset mo sa isang wallet. Then kumbaga parang holding din 'yan, ini-stake mo yung coins mo na kung anong coins na meron ka. At the same time, dahil sinusuporta mo yung operation ng blockchain, yung mismong blockchain is nagbibigay yan ng mga percentage or reward para sa mga
investor na nag-i-stake ng kanilang asset, alright, sa isang wallet. Okay? So, yung stable pool coin, stable staking is DeFi interchange kasi connected to sa mga DEX, mga DeFi, kumbaga DeFi products, guys. Like yung mga Ethereum, Tron, Blockchain, Uniswap, JustSwap, PancakeSwap, anything na mga decentralized exchange. So, andun yung nagkakaroon niya ng mga ano, ng contribution. So, pag nag-contribute yung regarding dyan, depende dun sa amount ng investment na meron sila, is nagkakaroon niya ng mga konting reward. So, depende sa participation yan. Alright. Okay. So, meron din dito sa stable pool is nagpo-provide din sila ng liquidity mining. Okay? Kasi guys, ito yung basic. Balik ko lang uli bago natin makalimutan. Kasi ano bang services ito? Universal Liquidity Provider for Decentralized Exchange. So, yan, kumbaga liquidity provider sila sa mga DEX, mga decentralized exchange. So, kung familiar kayo sa mga decentralized exchange like PancakeSwap, yung mga ganon, Uniswap, syempre, yung mga famous na ganyan. Marami actually andito. So, sila yung nagpo-provide niya. At the same time, kapag nag-provide sila niyan, so, syempre, nagpo-provide sila ng asset nila. At the same time, bibigyan din sila ng mga rewards. So, regarding circulation lang. Okay? So, balik tayo sa liquidity mining. Okay. So, pools of token lock. Liquidity mining means pools of tokens lock in smart contracts that provide liquidity in decentralized exchange in an attempt to attenuate the problems caused by the illiquidity typical of such systems. Providing liquidity gives you a reward in the form of trading fees when people use your liquidity pool. Liquidity mining just got easier with stable pool liquidity mining pools. Deposit your favorite coins into shared liquidity mining pools and mine popular coins pairs for high rewards and minimal fuss. Alright. So, ito yan guys. Oh. So, kung papansin niyo yung liquidity mining is basic lang naman talaga to. Kumbaga, kung ano yung token na meron kayo at available dito sa stable pool is kumbaga parang i-add nyo yan sa liquidity nila. At the same time, dahil in-add nyo yan sa liquidity nila, so malalaki yan sa smart contract. Okay. Kasi for me guys, may mga pros and cons yung lock sa smart contract. Kapag kasi kumbaga naglagay ka ng token doon at nalock yun, so at least meron yung period. So, hindi maiiwasan yung mga dumping, yung mga panic selling kasi nakalock guys eh. Tapos nagkaroon ng mga market dump, diba? So, at the same time, magkakaroon ng stability. Magkakaroon ng stability. Kasi kung hindi yan nakalock, tapos nagpanic lahat ng mga investor, so maapektuhan yung operation. So, yun, for me, okay sa akin yung lock. Ang disadvantage nun guys, kasi syempre hindi nyo siya basta-basta makukuha or magagamit or mawi-withdraw. Okay, pero in terms sa long term, for me, as long as nalalock yung smart contract, malaking bagay yon kasi maiiwasan yung dumping ng price action. Alright, so yun for me. So ito yung mga consider yung mga liquidity mining tinatawag. Ito yung mga coins available sa kanila, BTC, ETH, XRP. So as you can see guys, maganda yung percentage na ibibigay nila. Rewards every 24 hours. For example, BTC, may BTC kayo, di ba? Tapos long term naman kayo to go hold. And syempre, kumbaga na gusto yung system nila, so pwede kayong mag-add dyan ng liquidity. Pwede nyo i-render yung coins dyan. So at the same time, magkakaroon kayo ng rewards dyan. So wala kayong pakialam sa price action ng BTC. Ang importante, habol nyo lang yung kung ano yung amount ng BTC na meron kayo. So magkakaroon ng percentage dyan. Okay, ETH din. So as you can see guys, ang para sa akin, syempre ang tinitingnan ko kung ano yung anong reward. For me, kung magpa-participate ako dito, ganito yung tinitingnan ko kung ano yung coins yung mas maganda yung reward. Syempre ito mataas yan. Ito rin mataas guys. Alright. Pero syempre, kung makikita nyo, yung mga investor, mas mataas yung BTC. So kumbaga kung titingnan natin sa asset ng pool is mataas yung equivalent ng BTC nila. So, kumbaga, mas marami pa rin nagano sa reward kasi mas marami nagpa-participate dito kasi malaki yung amount. And itingnan nyo, diba guys? Pero syempre, kumbaga magaganda naman yung mga coins na yan. At kung stable naman tong stable pool is, so, malaking bagay to, talagang passive income siya as reward. Pero bago ko makalimutan guys, ha? Okay, bilis-bilisan na natin. So, ito yan yung mga stable pool coin, guys. Alright? Ayan yan. USD, ERC, TRC.
Ethereum blockchain, Tron chain blockchain guys, TUSD, USDC, yung mga stablepool. So, eto rin yan. So, makikita nyo. So, depende sa rewards yan. So, marami ditong naglalagay sa ano, sa yung total staker dito is, yung value is $48 million. Okay. So, mataas yung reward niyan kasi marami nag-stake dyan. Alright. So, yan. So, pwede kayong mag-check kung ano yung feel nyo. So, USDC rin. Ito, kung titingnan nyo, mataas yung percentage din na binibigay nito sa USDC. So, ito yung mga stablecoin. Okay. So, pero mas marami sa Ethereum blockchain. Tapos yan. So, may minimum. Merong mga minimum sa Tron chain. Mababa lang. So, yan. Pwede kayong mag-try. Okay. So, check natin dito. Sino ba yung mga partners nila? Ayan mga partners nila, guys. Ayan. Kumaga dyan sila nagkakaroon ng partnership and distribution para magkaroon sila ng nagpo-provide sila ng liquidity dyan para at least magkaroon ng mga reward doon sa mga investor na nagtatrust doon sa stablepool, right? So, ito yung general partner nila. Click nyo lang yan. So, ang basa ba doon is, ano ba yun? Tao-tao. Yan. Yung tao-tao, guys. Yan, check natin. Chinek ko na rin yan. So, ito yung ano. Kumbaga, ano yan? Exchange. Exchange platform yan. About sa trading. Kaso sa Japan, guys. Sa Japan. So, like Binance din yan. Alright? So, yun yung partner nila. Okay? So, based sa ito yung legitimate na kumbaga magandang partner nila sa Japan. Kasi kumbaga itong stablepool guys is yung kumbaga from Japan yung nag-aano nito. Yung company. Okay. So, contacts guys. Check nyo every tab para at least ano. Tapos yan, pag kinilik nyo to, click nyo yan. Ito. Para makita yung company guys kung license. So itong site na to is ito yan sa government ng Japan is regulated and licensed na ng mga financial entities na tinatawag, di ba? May ganun pa. Ito yung PDF file ng mga registered guys, i-control F lang natin. Tapos type nyo 3001. Ito naka-type ko na kasi. 3001. Control F para makita. Wait lang. Ba, hindi nagano. Wait lang guys. So yan guys, nakita niyo yan. Tinay ko yung 3001 yan. So ayan yung company guys. Eto pag tinaray natin dito, medyo ang hirap niyang mahanap yung company na yan. Alright, so parang wala, kumbaga wala pang public website or something. Stablepool pa lang yung nagre-represent. So dito medyo ano, honestly, syempre hindi masyadong transparent. So medyo ano tayo dyan. Hindi naman sa ano, kumbaga risk talaga. Kasi kumbaga hindi natin gano'ng background check regarding sa site nila. Bukod dito lang sa stablepool na tinatawag. Kasi maganda kung background check din natin to. So pwede rin nating tawagan kung may time kayo, may friends sa Japan. Or puntahan in case kung talaga nag-exist ba talaga to mga address na to. Or mga numbers na to. So, ito is ano ba yung kinocover ng company na to? So, financial instrument business sila. Securities related business din. So, yun yung kinocover niyan. Alright? So, as of now, yun yung mapaprovide ko ano sa inyo. So, pwede nyong, yan, kaya nga sabi ko is do your own research. Alright? Importante yan, guys. Tapos, may white paper din yan. Okay? So, importante yan. Every project regarding sa cryptocurrency, importante binabasa nyo yung white paper kung may time kayo. Kasi andun yung pinaka-blueprint kasi to ng kanilang project. Kung saan papunta ba, kung sustainable ba to or may scalability. Saka syempre, kung talagang maganda yung stability ng kanilang project. So, importante yan. Roadmap, white paper. So, click nyo lang yan. Ito makikita nyo. So, bigyan ko kayo ng konting idea regarding dyan. Stablepool provides mechanism to create cross-market for stablecoins in a way which could be called dXdy with leverage. It's a fully autonomous fiat savings account for liquidity providers. Alright guys, so pakibasa na lang yan. Kung may time kayo, basahin nyo na lang yan para hindi tayo ganong mapahaba. Alright? So, ito pa. Background check tayo sa Trustpilot, Stablepool din. So, magaganda guys yung mga reviews nila. So, 50% and
Syempre hindi rin perfect yung iba. Baka yung iba nakakaroon ng mga simple experience, pero depende kasi sa experience na ano nila. So mostly magaganda yung review, pakibasa guys. So ito nakita ko, ito yung pinakamaganda, no? Maganda, kumpleto, complete review niya to regarding sa experience niya. May point naman siya actually, kaya pakibasa rin uli. So ito guys, kung makikita nyo, 90 million total nung na-discover niya to. So ngayon, it's now 152 million. Pero kung babalik tayo guys, magkano na ngayon talaga yung ano, yung naglalagay, ibig sabihin. Ibig sabihin yung total value lock is nasa around ano na, from 90 million na na-discover niya yun, based dun sa Trustpilot na nag-review, is 171,127,846 million dollars total value lock guys. So yung mga nag-stick sa value of stable pools, yung mga stable coins, is nasa 100 million siya. Tapos yung nag-stick value naman ng kanilang mga cryptocurrency sa mining pools para magkaroon ng liquidity rewards is nasa 70 million dollars. So ito yung total value ngayon. So based dito sa mga data na to is, kumbaga, lumalaki talaga siya guys, lumalaki. Unti-unting nakikilala yung stable pool at saka at the same time, nagtitiwala yung mga investor. Pero syempre, sinasabi ko nga is, meron din akong kung honest review, kung comparison, meron akong na-discover before yung Coin Gain app guys. So 3 months na maganda siya. Tapos meron siya mga license na, pero verification hindi rin ganun ka-transparent siya. So 3 months biglang nawala guys. Or hindi naman siya nawala, kumbaga totally hindi na siya nagbibigay ng withdrawal. Alright guys. Kaya syempre dito guys, kumbaga ang pinakamaganda dito, once na stable naman ang stablepool.io, napakagandang opportunity para sa atin regarding sa passive income. Kasi guys, is pag nag-stake kayo, bibigyan kayo ng percentage dito, 1.185%. Tapos pwede nyo i-compound dyan. So hopefully sa next video ko, kaya mas maganda guys kung naka-upload ka sa gantong portion is, please please like, share, subscribe guys, para updated ka sa aking mga next video guys. Kasi tinaray ko to, so okay naman siya, kino-compound ko lang siya. Kasi nga familiar ako sa mga ganitong klaseng platform. Pero syempre guys, stability hindi ko talaga masasabi honestly. Pero kung risk taker kayo, pwede nyo i-try. Kasi as long as paying naman, as paying naman yung platform is maganda siya syempre. Pero pag di na na-pay, syempre andun na yung lalabas na scam ka na or na rug pull ka na. Kaya nga, kumbaga, huwag talaga kayo mag-invest ng, kumbaga, invest the money that you can afford to lose. Kumbaga, kung gusto nyo try, okay lang. Yung mga extra, okay lang guys. So yan ang pinaka-importante dyan guys. So hopefully guys, maraming salamat kung nakaabot ka dito sa video na to. And syempre, in my opinion guys, naka-experience na ako ng ganitong platform. So bibigyan ko ng chance yung stablepool.io. Kasi kumbaga malaki yung gantong, kumbaga yung naka-value lock. Ang gusto ko lang sana is makita sana yung smart contract nila, di ba? Kasi yun yung transparency ng decentralization actually dapat dito. Pero so, ito is decentralized by stablepool lumalabas dito. Kasi hindi naman natin nakikita yung smart contract saka yung contract address. Alright? So, ito nagbibis lang tayo sa website nila. So, for me is 50-50. Kumbaga, pag nag-risk ka is, kumbaga talagang willing ka in case na talagang mag-down or biglang mawala siya. Alright? Pero for me, syempre guys, so gusto kong i-try kasi yan, makakatulong sa passive income, and kapag nagtuloy-tuloy, okay lang. Kaya i-apply nyo lagi guys yung risk management nyo. Alright guys? So kapag nabawi nyo yung puhunan, pull out nyo na, then yung natitira, pwede nyo i-ano uli yun, walang problema. Alright? So pwedeng mag-try guys. So pwede, yun nga, tinatry ko naman siya. So pwede ko rin i-suggest sa nyo, pwede nyo i-try. Pero syempre nga, ano lang talaga, apply lang natin yung risk management natin guys. Okay guys, so maraming salamat sa inyong time, alright? Kung umabot ka sa ganitong portion, syempre, appreciated ko. And syempre, huwag nyo naman kalimutang supportahan para mas marami pa akong ma-share ng mga ganitong klaseng video na makakatulong sa atin, especially kapag busy tayo. Alright guys, so maraming salamat. So see you next time. Thank you and bye-bye.